Magandang araw mga kaswerte at masaganang bagong taon sa ating lahat. Swerte, 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 papasukin natin ang swerte sa panimula pa lamang ng unang buwan sa taong 2021. Ito ginawa ko na to, nag-start ako ng January 1. Muli ako ay hihiling ng aking mga kahilingan. Ang mga kahilingan ko naman ay hindi pa iba-iba. Kung ano yung hiniling ko nung simula, kahit sa Down ng Laurel, kung ano yung mga hinihiling ko, yun at yun din yung aking mga hinihiling. Pero kung meron kayong mga karagdagang kahilingan, maaari nyo naman itong idagdag sa mga ritual na ating ginagawa. Narito yung kahilingan ko. Ito'y sinulat ko na sa isang maliit na puting papel yung aking kahilingan. Hindi ko na po ipapakita sa inyo mga kaswerte dahil ayoko rin namang maudlot yung mga kahilingan na isinulat ko rito. Para sa akin na lang po iyon. I-reveal ko na lang po sa inyo kapag ang lahat ng aking mga kahilingan or ilan sa mga kahilingan ko na unti-unting matutupad ay i-share ko rin naman sa inyo. So ganito yung ginagawa ko kapag ako humihiling sa aking jar ng kahilingan. Meron na akong video nito kung paano ko ginawa ang jar ng aking kahilingan. Ilalagay ko yung link sa my description box o hindi naman kaya yung mismong video sa dulo ng videong ito. So dito lang sa aking jar na ito, meron ako ditong kulay pula na envelope. Wala pong laman ang envelope na ito. Kung nagtatanong kayo doon sa nakarang video ko, wala po ako nilagay na laman dyan. Dahil nga, malalagyan pa lang siya ng laman. Naglagay din ako ng bulak dahil ang bulak ay pampagaang ng pasok ng swerte at biyaya sa ating buhay. Tapos maraming mga dahon ng laurel ang aking nilagay dyan. Kahit hindi buong dahon ng laurel, ay maaari naman po. Naglagay din ako ng isang piraso ng cinnamon bark at or cinnamon stick. Mayroon din itong star anise. Ayan, sa ilalim. May nagtatanong, maaari ba kung walang star anise? Kailangan po lahat po ng nilagay natin dito ay inyo ring mailalagay. Dahil ang star anise, dahon ng laurel at cinnamon barks, maaroma po yan. Mabisa silang nagtatawag ng mga swerte. Nilagyan ko rin ito ng mga barya, pangpaingay. Alam nyo naman ang barya, napakalakas humatak yan ng swerte, ng pera papasok sa ating bahay. Hindi ako nawawala ng barya dito sa aming bahay. Tapos, ito yung isinulat natin, pabasa ko ulit sa inyo, para babasahin mo to ng 10 beses habang ito ay kinakalog natin, pero hindi po malakas ang pagbasa. Sa puso at isipan lang po natin. Ang nakasulat dyan, swerte, swerte, pumasok at tumuloy ka sa akin. Tuparin ang aking kahilingan sa pera, kalusugan at pamilya. Yang salitang yan, binibigkas ko yan ng 10 ulit habang kinakalug ko ang aking kahilingan na jar. So ganito ang gagawin natin. Ilalagay ko na ulit ito sa aking lagayan. Tapos yung aking kahilingan ay akin nang itutupi. At ilalagay ko ito sa ating wishing jar. Alam nyo, napakabisa. Napakarami ko nang hiniling sa wishing jar nung nakaraan taon pa at talaga namang unti-unti itong natutupad. Ilalagay ko ito dyan, tapos tatakban natin to. Kahit anong araw po ay maaari po natin itong gawin. Pinakamaswerte lang po talaga ang araw ng Martes at Biyernes, lalong-lalo na sa umaga. Yung pagsinag pa lang ng haring araw. Yun talaga. Kapag ka sumisibol o sumisinag ang haring araw, talagang ako ay humihiling na. Kapag nailagay ko na ang aking kahilingan, ito ay aking kinakalog at yung salita na aking pinakita sa inyo na nasa puting papel na ito, ito ay aking binibigkas sa aking puso't isipan ng 10 beses. So kakalugin natin siya. Kailangan maingay na maingay ang pagkalog natin para dumating ang swerte sa atin at matupad ang lahat ng ating kahilingan na isinulat.
Kapag natapos nyo na siyang kalugin, maaari mo na itong ilagay sa inyong altar. Kung wala kayong altar, kagaya ko, wala kaming altar dito sa bahay, inilalagay ko lang ito sa ibabaw ng aming Dura Box or sa ibabaw ng aming cabinet. Hindi ko inahayaan na mayroong taong nakakakita nito kasi mapapansin ito lahat ng iyong kahilingan ay mauudlot. Maganda kapag nahiling ka na mga ganito sa ating wishing jar, tayo lang ang nakakaalam. Gawin mo na ito ngayon mga kaswerte para bukas unti-unting matutupad ang ating mga kahilingan hanggang sa lahat ng ating mga kahilingan ay atin nang makiklaim. Gawin po ito ng buong puso, buong pagtitiwala at lalakipan po natin ng sipag at ng tiyaga. Sa lahat ng mga negatibong tao, huwag muna kayong gagawa ng mga ritual o mga kahilingan kapag kayo ay nagdadalawang isip o hindi naniniwala. Dahil gagawa lang kayo nito, tapos hindi kayo naniniwala, lahat ng inyong mga hiniling ay kabaliktaran lang po na matutupad sa inyo. Mas maganda na gagawa tayo na buong puso at pagtitiwala nating gagawin at positibo at malambot ang ating puso at kalooban. Masaganang bagong taon sa ating lahat mga kaswerte!